Programa ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring nandito ang nangungutang sa'yo o inutangan mo, boyfriend na babaero, girlfriend na bigaon, o asawa na inagaw mo na hindi angkop sa mga batang manunood. Mayong adlaw kaninyong tanan, sa magandang umaga sa mga kaibigan kong Tagalog, mga Bisaya, mayong buntag. Kani atong programa, wala ni seryoso, kundi mga kabuang lang ni, ang bugna sa mga isip na walang hinungdan. Pero itong programa na to, mga totoong nangyari dito sa Japan at sa ibang sulok ng mundo. Oh no! Ito yung mga sulat sa mga kaibigan natin na sabihin nating mga karanasan nila. So, kung kayo may mga problema, mga karanasan sa buhay, ipadala lang ang inyong sulat at bibigyan natin ng buhay, drama, kahit ano lang. Just for fun, mga kaibigan. Sa mga uwagan. Sa Tagalog pa, mga malalampi. Mga kapitbahay, kaibigan, igsoon, saksak sinagol to ha. Bisaya, Tagalog at saka in English. Okay? Ang programa ito ay mga halong bakak o kasinungalingan lamang. Pero totoong nangyayari dito sa Japan at sa ibang lugar. Duh! Himuan og himuan. Gawa natin ng istorya, drama para maintindihan sa mga kaibigan natin, mga matatalino at saka mga genius at sa mga bugoon. Mga kaibigan, ito ay sulat galing sa taga Japan. Taga Kamata, Tokyo. Japan. So, atong basahon ning sulat niya. Paghimuan nato siya drama para masabtan gyud nato kung unsa gyud ang iyang kung ano ang talaga ang naramdaman niya sa puso niya. Ang title nito, Kagilok sa Iyang Buhat. Una ni, apat tong ablihan ng iyang cellphone, ipadala. Basahon na to ni. Okay, basahon na to niyang sulat. Sana yung sulat. Okay, muna ni sulat niya. Basahon na to. Okay, dara ni. Dear Dada Ed, tawagin mo na lang akong Apple. 59 years old na ako at hiwalay sa asawang hapon. Dada Ed. 30 years na akong hindi naturjak. Dahil puro lang trabaho ang inatupag ko. Pero dumating ang panahon na nagkaroon ako ng 21 years old na boyfriend. At ito ang storya ng buhay ko. Nag-umpisa ito sa isang Philippine gatherings, Dada Ed. Excuse me, ma'am. By the way, ma'am, ako pala si Raul. Matagal na po ba kayo sa Japan, ma'am?
Matagal naman. Mga 39 years na ako dito, ha? Ah, ikaw, Raul. Ah, ano pa lang dito, ma'am? Bago pa lang ako dito, ma'am. Mga 3 months pa lang. Nag-training kami dito sa isang Japanese company. Ah, mao ba? Ah, Bisaya ka, ma'am? Bisaya man sab ko. Taga Cebu ko. Ah, oo. Bisaya yung mama ko at yung papa ko. Taga Maynila eh. Kaya marunong ako magbisaya. Ah, ganun po ba? Pwede bang malaman ang cell number mo, ma'am? Baka sakaling pwede kitang tawagan or i-text kung okay lang sa'yo, ma'am. Okay lang ba sa'yo, ma'am? Okay lang. Sandali lang, ha? Kukunin ko. Ito, oh. Ito, Raul. Ito yung number ko. I-save mo, ha? Ito, oh. Basahin ko, ha? 666-666-666. Ah, kuyawa sab sa imong number, ma'am. Kamag-anak mo ba si Lucy, ma'am? Ha? Si Lucy ba, ma'am? Kamag-anak mo? Ah, sinong Lucy? Si Lucy good? Si Lucy per ba, ma'am? 666, magod number mo ito. Ka-joker mo pala, Raon. Gusto ko talaga sa lalaki yung mga joker. Dada Ed, diyan nag-umpisa ang pagkakaibigan namin, Dada Ed, ni Raon. Nagpalitan kami ng mga mensahe, messages sa cellphone. At isang araw, sino kaya yun? Nag-ring yung iPhone 24 ko? Sino kaya yun? Titingnan ko. Ring ng ring. Parang kinabahan ako. Sino kaya to? Sagutin ko na kaya. Moshi-moshi! Hello, ma'am. Hello po, ma'am. Si Raul po ito, ma'am. Dada Ed, hindi ko may paliwanag ang aking naramdaman nung narinig ko ang boses ni Raul. Parang feeling ko, teenager ako nung time na yon. At ito ang nangyari. Hello? Bakit ka napatawag, Raul? Ma'am, okay lang po ba? Hindi ba ako nakastorbo? Okay naman, bakit? Wala kasi akong pasok ngayon, ma'am eh. Pwede ba kitang imbitahan kumain sa labas? Dada Ed, para akong kinabahan, iba-ibang naramdaman ko at feeling ko, bumalik ako sa pagkabata nung narinig ko inimbitahan ako ni Raul. Grabe ang kutob ng puso ko. Ito nangyari, Dada Ed. Raul? Pasensya na. Natatakot kasi akong lumabas dahil, alam mo na, may virus. Kung okay lang sa'yo, dito na lang tayo sa bahay at ipaghanda kita ng bibiling mainom at pagkain. Ha? Okay
lang ba sa'yo, Raul? Okay lang po, ma'am. Huwag mo na akong tawagin, ma. Apple na lang, okay? Okay lang po ba, ma'am? Ma'am ka na naman. Sige, Apple. Tao po. Wala pala akong doorbell. Katukin ko lang. Tao po, walang doorbell dito sa bahay ni Ma'am, ano, to na sigurong address na to. Tao po. Si Raon na siguro to. Parang kinabahan ako. Gikulbaan man ko. Oy. Ang sama ni akong gibati. Ano tong naramdaman ko? Buksan ko na ang pinto. Sinarado ko. Sandali lang, buksan ko ulit. Ikaw pala, Raul. Pasok ka. Sa isip ko, dadaed, ang pugi niya, ang matso niya, at saka may balbas na siya. Mula nakita kami doon sa ano, nung una pagkikita namin, wala siyang bungot. Yung balbas ba yung bungot? Wala siya. Pero gustong-gusto ko nakita siya may bungot. Pero hindi ako nagpalata, dadaed, na may gusto ako sa kanya. At ito nangyayari. Ma'am, hindi ba ako naka-estorbo, ma'am? Andyan ka na naman. Apple pala. Hindi ba ako naka-estorbo, Apple? Okay lang, Raul. Alika, upo ka. Upo ka muna at kukuha ako ng inumin, ha? Anong gusto mong inumin, Raul? Mayroon akong syuktong, vino colato. Mayroon din akong marka demonyo, opo kantos, anduway. Unsa man, pili lang, Raul. Nag-abala ka pa, Apple. Kahit ano na lang. Sige. Ako nang bahala. Nagluto na rin ako ng adobo para may pulutan tayo. Sandali lang, ha? Sige, ma'am. Raul, ito na, Raul. Buksan mo na ang bote. Sige, ma'am. Akin na, ma'am. Itagay ko na to sa baso, ma'am, ha? Cheers, Raul. Cheers. Cheers. Nakailang tagay kami, dadaed. Medyo lasing na si Raul at medyo lasing na rin ako. At ito ang nangyayari. Sa totoo lang, type kita. Raul, matanda na ako. Mas bata ka pa sa akin. Hindi, Apple. Buka ka pang bata at napaka-sexy mo pa. Hindi halata ang 59 years old ka na. Parang
Parang 40s ka pa lang, Apple. Nambubola ka pa eh. Ba't mo ako hinalikan, Raul? Raul, ba't mo ako hinalikan? Ma'am, hindi na talaga ako makatiis, ma'am. Raul! Kagilok, Raul! Raul! Raul, kagilok sa imong bungot! Nakiliti ako! Raul! 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 At dadaed, nagpatuloy si Raul sa kanyang ginagawa at hinayaan ko lang sila, asya. At ito nangyari, dadaed. Apple? Ah, baliktad. Apple, lumipatay sa... Ah, si Apple pa, tama. Raul, lipatay sa kwarto. Oh. Ah... Apple, dito na lang tayo sa... Dito na lang tayo. Wala namang nakikita sa atin. Okay lang ba sa'yo? Wala namang tao eh. Bahala ka, Raul. Bahala ka, Raul. Apple. Raul. Raul, gilok. Gilok. Gilok, ayaw. Raul. Gilok ka, ayo Raul. Raul, imong bungot. Gilok ka, ayo. Raul. Raul. Hinay-hinay, Raul. 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 Gabas na, gabas na. Ito na, gigabas na. Raul, dandahan. Dandahan pa, Raul. Tagilok ba? Tagilok na yun yung bungot. 30 years old na talaga ako. Tagilok pa, Raul. Ang laki ng katawan mo. Yung dadaed, nagpatuloy pa rin sa si Raul. At hinayaan ko na lang siya dahil gusto ko naman nangyari. Biruin mo, 30 years old, 30 years na akong hindi na torjak. At yun, dadaed, yun ang nangyari sa relasyon. Nagka-relasyon kami at patuloy yung relasyon namin dito sa Japan. Ayun, isang araw, Apple, Apple, may sasabihin sana ako sa'yo. Uwi na ako ng Pilipinas. Apple babe. Ha? Ay, ganun pa? Oo, tapos na ang kontrata namin dito, babe. Babe, Apple. Nakakalungkot naman. Dadaed, napakalungkot talaga dahil kung kailan ako bumalik yung naramdaman ko, bumalik yung naramdaman kong pag-uwi, ay siya namang napakabilis na iwanan niya ako. At ang napakasakit, dadaed, dala-dala niya ang mga alahas ko
at pirak ko. At ito ang kwento ng buhay ko, Miss Apple ng Tokyo. Ayun na mga kaibigan, ang kwento ni Miss Apple ng taga Tokyo. So palakpakan natin si Miss Apple dahil malakas ang loob niya nagpapadala ng sulat liham para bibigyan natin ng buhay. Mga kaibigan, palakpakan natin. At yung mga kaibigan natin dyan, kung sinong gustong magpadala ng sulat, mga kabuang, ala, hatag na. Kaya itong taga-anog kinabuhi. Ug kinabuhi, buhay. Kinabuhi. Para enjoy lang. Okay? O, mauna ni. Mauna na yun siya. So, mga hiligala, daghang kayong salamat sa mga naminaw. Nagasaksi ni atong dramang ang title Kagilok sa Imong Bungot. Daghang salamat ug sa hanggang sa sunod natong drama pagasaksihan ug managini. Bye-bye. Daghan kaayong salamat.